sa mapagpalang araw sa inyong lahat. Narito na naman tayong huli upang talakayin ang inyong aralin sa ika-apat na markahan. Ngunit bago yan, tingnan at suriing mabuti ang nasa inyong harapan. Ano nga ba ang tawag sa kanila? Sino nga ba ang nagbibigay buhay sa isang akta? Katulad na lang ang ating tatalakayin ngayong ika-apat na markahan. Kung ang inyong sagot ay tauhan, tumpak ang inyong kasagutan. Sila nga ang mga tauhan. Ngunit ano nga ba ang kahulugan ng isang tauhan? Ang tauhan ay siyang kumikilos sa kwento. Siya ang gumagawa ng mga desisyon na nagpapatakbo sa salaysay. Ang tauhan ay maaaring tao, bata o matanda, babae o lalaki, mula sa totoong daigdig o lugar na likhang isip lamang. Maaari din silang hayop, gaya na lang ng ni Pagong at ni Matsing. Maaari ding halaman, mga nagsasalitang puno, gulay o bulaklak, o mga bagay na lumilipad na aklat, nagsasayawan na kutsara at tinidor, mga larawang nabubuhay, pagsapit ng takdang oras, at iba pa. Tao man o hindi ang tauhan, sila ay kailangan magkaroon ng katangiang pantao. Ibig sabihin, may kakayahang ipahayag ang niloloob na kapag didesisyon, nakakakilos, at may damdamin. Upang lubos nating maunawaan kung ano nga ba ang tauhan, ating alamin ang kanyang mga uri. Meron tayong pangunahing tauhan. Ang pangunahing tauhan ay kadalasan tinatawag nating bida o protagonist. Sila yung pinakamahalagang tauhan sa akda. Dito umiikot ang kwento at mula sa simula hanggang sa wakas. Sa kanila nakapokus ang kwento. Samantala, ang ikalawang uri ng tauhan ay ang katunggaling tauhan o tinatawag natin na antagonist o yung tinatawag natin na kontrabida. Sila yung sumasalungat o kalaban ng pangunahing tauhan. Mahalaga ang kanilang papel na ginagampanan dahil sila yung nagpapabuhay o nagkakaroon ng kulay sa kanila yung mga pangyayari dahil nga sa pagsalungat nila sa pangunahing tauhan. Ang ikatlo namang uri ng tauhan ay ang pantulong na tauhan o kadalasan tinatawag natin na sidekick. Sila yung karaniwang kasama ng pangunahing tauhan o ang pangunahing tungkulin nito sa may akda o sa akda ay maging kapalagayang loob o sumusuporta sa tauhan. Ang ika-apat na uri ng tauhan ay maaaring ang may akda mismo. Sinasabing ang pangunahing tauhan ay ang author ay laging kasama sa loob ng katha o kwento. Kadalasan sila yung saksi o sila yung nagkukwento mismo sa loob ng akda. Meron pa tayong mga ibang uri ng tauhan katulad na lamang ng bilog at lapad. Ano nga ba ang pagkakaiba ng bilog at lapad? Ang bilog, ito yung katangian tulad ng isang totoong tao. Nagbabago ang kanyang katauhan sa kabuuan ng akda. Maaaring siya sa simula siya ay mabait pero sa dulo siya ay naging masama na. O kaya naman maaaring sa simula siya ay masama at nagbago siya sa dulo siya ay naging mabait. Ang ikalawa namang uri ay ang lapad. Kapag sinabing lapad o flat, ito yung tauhang hindi nagbabago ang pagkatao mula sa simula hanggang sa katapusan ng akda. Kapag masama siya sa umpisa, hanggang dulo masama siya. Kaya pag mabait siya sa simula, hanggang dulo ay mabait siya. At ngayon alam nyo na ang ibig sabihin o kahulugan ng tauhan at mga uri nito, tayo na't alamin natin o kilalanin natin ang mga mahalagang tauhan sa ating tatalakaying obra maestra na Florante at Laura. Simulan natin sa mga Kristiyanong tauhan. Una na nga diyan ay si Florante. Sino nga ba si Florante? Siya ang pangunahing tauhan at halos lahat ng mga bahagi ng salaysay ay umiikot sa kanya. Anak siya ni Duke Briseo, ang mangingibig ni Laurang, prinsesa ng kaharian ng Albania.
na namataan ni Florante bago siya sumabak sa isang digmaan ng ambayan ng kanyang inang si Prinsesa Floresca, ang Crotona ay sinakop ng mga Morong Fersiano. Ang ikalawa namang tauhan ay si Prinsesa Laura. Siya ang pinakamamahal ng lubos ni Florante. Anak siya ni Haring Linceo ng Albania. Siya ang prinsesa ng kahariang ito. Siya ay nagmamay-ari ng lubos na kagandahan. Ipinupuring lubos ni Florante na nagdulot sa kanyang umibig kay Laura sa unang pagkikita pa lamang. Ang ikatlo naman ay si Conde Adolfo. Si Conde Adolfo ay anak ni Conde Seleno. Pareho silang nagmula sa Albania. Pinagtangkaan niyang patayin si Florante sa isang dula-dulaan na nagdulot ng pagkakakita sa lahat ng kanyang pagbabalat kayo at pagpapaalis sa Atenas. Pagbalik niya sa Albania, sa ilalim ng utos ng kanyang gurong si Antenor, dun siya napabalik sa Albania dahil sa pagpaslang o pagtangkang pagpaslang kay Florante. Sumunod naman dito ay si Conde Seleno. Si Conde Seleno ay ama ni Conde Adolfo na ayon kay Florante ay isang marangal na tao. Ayan. Sumunod naman dito ay si Duke Briseo at Prinsesa Floresca. Si Duke Briseo ay maarugaing ama ni Florante at naglilingkod bilang sariling tanungan ng Haring Linceo ng Albania. Siya ay pinapatay at ipinaghagisan ang bangkay nito ng mga alagad ng Conde Adolfo nang kanyang agawin ang trono ng Haring Linceo. Ang kabiyak naman niya ay si Prinsesa Floresca, ang ina ni Florante. Siya ay mula sa bayan ng Crotona at maagang namatay na nagdulot sa pag-uwi ni Florante mula sa Atenas pabalik sa Albania. Sumunod naman dito ay si Haring Linceo, ang hari ng kahariang Albania at ama ni Laura. Ang kanyang pamumuno ay natapos nang magkaroon o na mayroong kumalat na usap-usapan tungkol sa pag-uutos daw niyang harangin ang imbakan ng mga trigo upang gutumin ang mga tao ng Albania. Ang usap-usapang ito, pinasimula ni Conde Adolfo, ang nagpaalab ng mga damdamin ng mga tao sa Albania ang nagdulot sa pag-aaklas nila at ang pag-aaklas na ito ay ginamit ni Conde Adolfo para siya ay maupo sa pwesto. Sumunod naman na tauhan na Kristiyano ay si Minandro, ang matalik na kaibigan ni Florante sa Atenas na nagligtas din sa buhay ni Florante mula sa mga tagang nakamamatay ni Adolfo ang kanyang tinaga ng kanyang tangkaing patayin si Florante sa isang dula-dulaan nila sa kanilang paaralan sa Atenas. Bukod pa sa pagliligtas ng buhay niya, marami pa siyang ginawa para kay Florante at nung sinakop ang Albania ng makailang ulit, kasama siya ni Florante sa pakikibaka. Isa pang tauhan sa kwento o sa ating tatalakayin ay si Menalipo. Si Menalipo ay isang pinsan ni Florante. Niligtas niya si Florante mula sa isang buitre na dadagitin siya sana nung siya isang sanggol pa lamang. Gamit ang kanyang pana at busog, ipinapakita nito na si Menalipo ay higit na mas matanda kaysa kay Florante. Si Antenor. Si Antenor naman ay naging guro sa Atenas ni na Florante, Conde Adolfo at Menandro. At natapos nga natin ang mga tauhang Kristiyano sa Florante at Laura. Ngayon naman, kilalanin natin ang mga tauhang Moro. Si Plerida ang kasintahan ni Aladdin na inagaw mula sa kanya ni Sultan Ali Adab. At sa pagpapangakong magpapakasal siya sa Sultan ay nagpabago ng isip nito na pitayin ang kanyang anak na si Aladdin. Ngunit hindi niya tinupad ang pangako at umakas sa araw ng kasal nila. Inihalin tulad ang kagandahan kay Diana ang huwara ng kagandahan at pinupuo ng mga timpa. Sumunod naman ay si Aladdin, isang Morong Persyanong tumulong kay Florante. Ang kanyang ama ay si Sultan Ali Adab na siya ring umagaw sa kanyang kasintahang si Plerida. Sumunod naman na tauhan o ikatlong tauhan na Moro ay si Sultan Ali Adab. Si Sultan ng Persyang umagaw sa kasintahan ni Aladdin na si Plerida. Siya ay isang malupit na ama. Pinatawan niya ng kamatayan si Aladdin dahil daw sa pagkakatalo niya sa Persia. Ngunit
Ang totoong dahilan dito ay upang makuha niya si Flerida mula sa kanyang anak. Ngunit hindi natuloy ang pagbitay kay Aladdin ng mangako si Flerida ng kanyang pakakasalan ang sultan, isang pangako na hindi rin natuloy nang tumakas si Flerida sa mismong araw ng kanilang kasal. At naging hatol na lamang kay Aladdin ay ang pagpapatalsik mula sa Persia. Sumunod naman dito ay si General Osmalik at Mera Morlin. Si Osmalik, ang general ng hukbong Persyanong sumakop sa Crotona sa ilalim ng utos ni Aladdin. Si Mera Morlin naman ay ang pinuno ng mga mananakop ng Albania mula sa Turkiya. At doon na nga nagtatapos ang mga tauhan ng Ibong Adarna. ng Florante at Laura. Ayan, nagkamali na ako. Florante at Laura. Sila mahalagang tauhan sa Florante at Laura. Ngayon naman dumako tayo sa mga simbolismo. Ano nga ba ang mga sinisimbolo ng mga tauhan na nakapaloob sa Florante at Laura at lahat ng mga bagay na nakapaloob dito? Tukuyin muna natin kung ano ang kahulugan ng simbolismo. Ang simbolismo ay mga salita sa tula na may kahulugan sa mapanuring isipan ng mambabasa, isang tatak o isang pagkakakilanlan ng isang bagay, tao, lugar o hayop na ginagamit upang siya ay makilala at matandaan. Halimbawa, pag puno, ito ay nagsumisimbolo ng buhay. Pag tinik naman, ito ay nagsumisimbolo ng pagsubok o hirap sa buhay. Sa tao naman, kung pagbabasihan, pag sinabi natin simbolo ng katapangan, sino bang papasok sa isip natin na doon natin siya nakilala? Magbigay tayo ng isang halimbawa. Si Presidente Rodrigo Duterte, di ba? Siya ang simbolismo ng katapangan dahil siya yung matapang yung hinaharap lahat ng hamon na kinaharap ngayon ng ating daigdig. Ano nga ba ang layunin ng simbolismo? Ang layunin ng simbolismo ay pukawi ng mga mambabasa sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang pagpapakahulugan, pampanitikan. Ang punto de vista ng tsoryang ito ay mabigyan ng pagkakataon ng mga mambabasa na iugnay ang sariling interpretasyon sa tekstong binabasa. At yun nga, talakayan. Salamat sa inyong pakikinig. Ang inyong gawain ay naka-post at naka-caption dito sa video recorded. Inaasahan ko na kayo ay may naunawaan at magamit nyo ito sa ating susunod na mga talakayan. Maraming salamat. Ako ang inyong guro sa Pilipino, si Binibining Marjeline O'Herardo, na nag-iiwan sa inyo ng kasabihang, di bali ng hindi matalino, basta marunong sumunod sa panuto ng guro. Maraming salamat.